Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. We always have our one great love. The question is, kilala mo na ba siya? Baka nakilala mo na noon o talagang hindi mo pa siya nakikilala. Let us all travel back to memory lane as we bring you one of the country's most popular love teams, Nida Blanca and Nestor De Villa, in a rare television appearance only here in Malaalam Mo Kaya. Uncle, ano po? Ramir, saan ka galing? Sa birthday party lang po ni Ariel. Birthday party? Halika, imuko ko nga. Oh, hinga. Oh, sabi ko na nga ba eh. Uminom ka na naman, ano? Nakadalawang bote lang naman po akong beer eh. Kay bata-bata mo eh, uminom ka na. 18 anyos na po ko, tsaka hindi naman po ako naglalasing eh. Eh di bata ka pa rin, pareho rin yun. Oh, sige, pahinga ka na. Oh, teka. Ano sasabihin mo? Uncle, sorry po ah. Susunod po, hindi na po ako iinom. Okay. Alam mo, Ramil, kaya lang naman kita pinagsasabihan eh. Because I care and I love you so much. Tawagin mo na lamang akong Ramir. Lumaki ako sa piling ni Tito Cirilo. Kapatid siya ng tunay kong amang si Vicente. Maglilimang taon pa lamang ako nang kinuha niya ako. Makaluma si Tito Cirilo sa maraming bagay. Medyo may kahigpitan ng kaunti. Pero naunawaan ko naman siya. Kahit may kakaibang ugali si Tito Cirilo, masasabi ko pa rin mabait siyang tao. Okay. Kaya mahal na mahal ko rin siya. Uncle? Oh. Uncle, tama ba po yung nabili ko? Tiyo nga. Ah, okay ito. Anim po okay. Yan. Alright. Tama. Good. Uncle, pwede pa po magtanong? O ano yun? Sino ba po may-ari ng bahay na yan? Ah, kina Dolores yan eh. Sino pong Dolores? Oh, isa sa pinakamagandang babae sa bayang ito. At palaging ginagawa siyang Reyna Elena tuwing may Santa Cruz sa bayang ito. Kaya naman pa. Okay yan. Siguro kayo Constantino nung araw o kaya konsorte. Uncle. Hmm. Bakit ba po tuwing dumadaan tayo rito, lagi po kayo nawawan sa inyong sarili? Wala. Meron lang kasi ako naaalala. Halika na nga. Mula nang iniwanan ko itong bahay na ito. Salamat sa pag-aalaga mo. Oh, kasi naman, yan ang sabi ng ate Marita mo. Huwag na huwag daw gagalawin ang ayos ng bahay na ito. Kung sa bagay eh, totoo naman yun eh. Kasi, ang bahay daw, mentras naluluma, lalong nagkakaroon ng halaga. At saka nagkakaroon ng karakter. Hmm? Oo! Tignan mo yung mga antique dealer, di ba? Mahanap sila ng mga mentras luma, lalong mahal. Ay, ang sarap na
Ang simoy ng hangin sa probinsya talaga, Magda. Ito ang hindi mo masisinghot sa Maynila. Tsaka alam mo, pag ako nauuwi rito, para bang nanunumbalik sa akin yung panahon na dalaga pa ako. Dalaga ka pa rin nun. Siya nga pala, kumusta ang Ate Marita mo? Ayos naman sila sa Florida. Hibang na hibang doon sa dalawang apo niya eh. Kailan kaya siya uuwi? Eh, wala pang nababanggit. Siguro, nag-i-enjoy sila doon. Eh, kumusta na sina Lydia at Eric? Ay, nako. Alam mo ba, Magda? Dalawa na ang apo ko kay Eric. Talaga? Oo. Eto nga eh, pinasusunod na naman ako sa Australia eh. Kaya lang, sabi ko, sa isang taon na lang. Dahil manganak na naman yung asawa niya, eh di syempre, isang biyahe na lang ako. Diba? Tama. Ngayon, yun naman si Lydia. Ganun pa rin, laging inaaway ang asawa. Bakit? Aba, yung asawa niya kasi, pinatitigil na siya ng pagtatrabaho. Oh. Eh alam mo naman ang ugali nung batang yun. Ayaw nun na napipigilan siya sa anumang gawain na gusto niyang gawin. Manang-mana pala sa'yo, ah. Sinabi mo. Meron akong tatanong sa'yo. Ano? Kumusta nga pala yung kapitbahay natin? Ah, si Cirilo? Kala ko, hindi ka na magtatanong eh. Ikaw naman. Siyempre, tumitsyempo lang ako. Ihiya naman akong tanungin agad yun after all these years. Hindi, kumusta na nga? Ah, mabuti naman. Malusog. Wala ka na itatanong. Eh, wala na. Sige na. Mag-ahin ka na. O, sige. Sandali lang ako, ha? Talaga yung aling Dolores na yun. Sasabihin ko sa'yo, ha? Pero huwag na huwag mong sasabihin sa uncle mo sa sinasabi ko, ha? Sige, promise po, auntie. Naging kasintahan ng uncle mo yan. Talaga po? Oo. Eh, ako nga naging tagapagligaw ng uncle mo, eh. Dahil yung magulang ni Dolores, eh, ubod ng higpit. Tapos po, ano po nangyari? Eh, ayun, sinagot nga siya ni Dolores. Eh, mga 4 na taon silang naging magkasintahan. Eh, bakit naman po hindi sila nagkatuloy yan? Eh, yan lang hindi ko na alam. Wala na. Hanggang doon lang ang alam pong ito. Ay, ano ba kayo nabibit? Namir, hindi ka nga sandali. Po! Nandiyan na po. Oh, Ramir. Kinukulit mo na naman yata si Panchang eh. Baka mahilaw yung niluluto niyan. Hindi po. May tinatanong lang naman po ako eh. Iyo, pakikuha mo nga yung vitamins ko lang sa kwarto ko. Nakalimutan ko uminom kaninang magi. Opo. Panchang! Ay!
Bumalik na pala si Dolores, ha? Oo, alam ko. Nakita ko nga kanina eh. Oh. Well, Panjang, wala ka ba napapansin? Na... Dati-rati, tahimik tayo rito. Mula nang dumating siya, para bang nabulabog tayong lahat sa lakas ng pagpapatugtog. Mm-hmm. Di ba? Pero, insan, ha? Maganda pa rin si Dolores. Para sa akin eh, iba na yung simple. Hindi maraming makeup. Yan ang epekto sa kanya ng Maynila eh. Ay nako, insan, alam mo ba? Palagay ko ha, talagang napaglilipasan ka na ng panahon. Eh wala ka nang kamuwang-muwang sa modernong pag-aayos ng babae. Mali, ganun. Mali. Iba yung taste ko eh. Nako, titignan ko yung niluluto ko at baka nasusunog na. Oh. Ganito na, ganito pa rin hanggang ngayon. Gandang araw po. Gandang araw naman. Ako po si Ramir. Pamangkin po ko ni Uncle Cirilo dyan po sa kabila. Pamangkin na pala ni Cirilo. Pamangkin mo pala ito. Gwapo. Totoo palang maganda kayo? Oh, ito naman. Sino naman nagsabi sa iyo niyan? Eh, sino pa po? Yung Uncle Cirilo ko po. Oh, ikaw naman. Ramir. Piling bata ito. Kaya pala nauubos yung mga bulaklak sa hardin eh. Ikaw ang, yan ang ginagamit mong panrigalo sa mga nililigawan mo, ha? Hello. Oh. Nagpunta ako dito dahil sa hihingi sana ako ng paumanhin sa nangyari kahapon. Hindi ko kasi alam na nakakabulahaw ako. Sorry, ha? Si Uncle nga po ang magsusorry sa inyo dahil hindi po maganda yung pagsalubong niyo sa inyo kahapon eh. Ramir, wala naman akong sinabing ganun, ha? Sa katunayan nga po, pinabibigay po ni Uncle tong rose. Siya nga ba? Di salamat. Si Ramil ang nagbibigay niyan. Hindi ako. Ito naman, pa-rose-rose pa. Ano naman, kung galing sa'yo ito, ayaw pang aminin. Salamat, Cirilo. Pupunta po sana si Uncle sa inyo kanina eh. Kaso inisip niya, baka busy po kayo. Ako busy? Wala akong lakad. Halika, Cirilo, tuloy ka. Dolores, tsaka na lang. Kung wala kang lakad, ako'y meron. At importante pa eh. Okay. Uncle. Oh. Sandali, wala po kayong lakad ngayon. Tsaka, araw-araw na lang, lagi na lang kayo nandiyan sa bahay. Cirilo, for old time's sake, halika na, makapagkwentuhan naman sige tayo. Sige na, pagbigyan mo na si Dolores. Uy, meron nga pala tayong gagawin sa bahay, halika. Dolores, ha? Sige, Panjang, salamat sa dalaw. Halika na, tuloy ka. Oh, sige, kung pinipilit mo ko, bakit ba hindi? Cirilo, kape. Ako ang nagtimpla niyan. Thank you. Gusto ko lamang namang i-prove sa'yo na kabisado ko pa ang timpla ng kape mo. Okay ba? Bakit? Matapang. Na mapait na kulang ng asukal. Para nangangagat sa lalamunan eh. Hindi naman ginito ang timpla ng kape mo eh. Na ginagawa sa akin. Ang laki ng pagbabago. Pasensya ka na, Cirilo. Hindi ko yata nakuha, no? Okay lang. Matagal na kasi eh. Okay. Taka siyempre naman, in tungkol sa pagbabago, lahat naman ng tao nagbabago. Pero at least ako, kita mo naman, nag-age ako gracefully. Talagang ibang-iba ka na, Dolores. Ang laki na ipinagbago mo. Hindi ka naman ganyan nung araw eh. Tinan mo, nagsisigarilyo ka pa ngayon. Siyempre naman, ano? People change for the better. Ikaw din naman nagbago eh. Basta kung ako ang tatanungin mo, sa opinion ko, mas gusto ko yung Dolores na simple, decente. Bakit? Ano ibig mo sabihin? Yung Dolores na sinasabi ko sa iyo nung araw, simple, decente, at ngayon, yung Dolores na nakikita ko, parang ballerina. Excuse me. Ang sakit mo namang magsalita. Teka nga muna, Cirilo. Ikaw ba nagpunta rito para ako insultuhin? Huwag mo naman sabihin hindi mo pa nakakalimutan ang mga nangyari nung araw at malaki pa rin ang galit mo sa akin. Well, talagang hindi ko makakalimutan yon, Dolores. Cirilo naman, matatanda na tayo. May mga edad na tayo.
may mga pamilya na. Ako, may pamilya. Ikaw, I'm sure may pamilya. Hindi ako nag-asawa. Kaya ako nagkakaganito. Masakit yung ginawa mo sa akin. Nasaktan ako. I'm sorry. Sorry, pero talagang nasaktan ako. So, sorry ka na, gulat kita. Sorry po, Uncle. Okay. Ano yan? Sorry po kanina. Paano po kasi? Gusto ko lang naman po maging masaya kayo eh. Alam kong malaki yung concern mo para sa akin, pero kalimutan mo na yon. Forget it. Okay? Nagkaintindihan tayo. Okay. Mabait na bata nito. Mabuti at naisipan mong umiuli dito sa atin, ha? Siyempre naman. Tsaka wala naman ako masyadong magawa sa Maynila. Ang mga anak ko naman may kanya-kanya ng pamilya. Mabuti na mabuti sana kung buhay pa ang asawa ko. Ay, alam mo, nabalitaan ko yung nangyari. Eh, gusto ko sanang makiramay sa'yo, kaso hindi ko naman alam kung saan kita pupuntahan. Naintindihan ko. Kasi naman, biglang-bigla naman ang pagkamatay ni Ramon. Dolores, naikwento sa akin ni Ramir yung nangyari ng isang araw. Mukhang hindi maganda. Oo nga eh. Alam mo, Panchang, talagang hindi ko naman akalain na hanggang ngayon pala eh, hindi ako napapatawad ni Cirilo. Alam mo kasi, Dolores, mahal na mahal ka ng pinsan ko. Kabayan mula nung lumos ka ng Maynila, alam mo ba, nawala na ng direksyon ang buhay niya. Naging lasenggo. Walang ginawa kundi umuwi ng alak, ting maga, tanghali, hapon, hanggang sa gabi. Hanggang sa ano mo ba? Pain nagkasakit mo mabigat siya. Kawawa naman pala siya. Ay, oo. Pero Panchang, hindi ko naman inaasahang magkakaganon kasi ang husay-husay naman ang pagpapaalam ko sa kanya. Alam mo kasi noon, siyempre bata ka, no? Marami kang pangarap sa buhay. Marami kang ambisyon. Sabi ko sa sarili ko, Dolores, kung ikaw ay mananatili dito sa Taal, walang mangyayari sa buhay mo. Mabubulo ka na rito. Para bang meron namang magneto na humahatak sa akin papuntang Maynila? Kahit na alam kong pareho kami masasaktan, ewan ko kung bakit ginawa ko pa rin yun. Kaya nga lang, ngayon, hindi ko alam na hanggang ngayon pala eh, hindi niya ako mapapatawad. Cirilo. Ay. Eh, kung tapos na ang kwentuhan yung dalawa, Panchang, yung pinagkagawa ko sa'yo, gawin mo na. Dinalaw ako ni Dolores. Yeah. Pwede mo na siyang iwan, Dolores. Cirilo, bakit ba? Parang sa himig na yung pagsasalita, parang litaw na litaw yung hinanakit mo sa akin. Mabuti naman at may pakiramdam ka pala. Panchang, please, yung pinag-awa ako sa iyo, ha? Hindi ko kalain na kinakapos na pala ng materialis ang damit na ginagawa sa Maynila, tulad ng suit mo. Napasyal ka? O baka naman nagkamali ka lamang ng pupuntahan? Hawakan mo po. Cirilo, alika dito. Magkwentuhan tayo. Alika dito. Hindi bali na lang. Baka lang lalong masira ang araw ko. Sige, na kayo. Dolores, eto ang bulaklak para sa'yo.
kaya payong sa inyo pa yan. Nagalit si Lolo. Tinablan, nagselos na. Nakita kong umalis si Cirilo. Alam mo ba kung saan siya pupunta? Ay, nako. Hindi ko alam. Eh, mukhang masama ang loob eh. Kanina pa nagdadabog yun. Bakit? Kanina nagpunta siya sa bahay. Kataon naman, kausap ko si Mauro. Hindi naman siya tumuloy. Ah, kaya masama ang loob. Auntie, alam niyo may kutub ako eh. Palagay ko yan si Uncle, nagsiselos. Bakit siya magsiselos? Eh, Aling Dolores, hindi niya pa ko mag-get. Siyempre, mahal kayo ni Uncle. Ramira, palabiro ka rin. Alam niyo po, simula nang dumating kayo, ang laki-laki ng pinagbago ni Uncle. Biro niyo, lagi siyang hindi mapakali. Laging wala sa sarili. Abay, ano pa po si Thomas ko? Natural. In love sa inyo. Mahal na mahal kayo. Ramir! Pantyang! Ay, naku! Bakit ba pinababayaan yung bukas na bukas yung gate natin? Eh baka kung ano-anong pumasok dyan. Daga, pusa, aso, mga kaila, mga taong hindi kailangan pumasok. Sorry, Cirilo. Oh. Ako yata ang nakaiwan ng pintong bukas. Pantyang, gutom na ako eh. Paghanda mo na ako ng pagkain, ha? Oo, susunod na. Alam mo, Ramir, pakisabi mo nga sa uncle mo na aawa ako sa kanya. Dahil wala siyang nararamdaman sa katawan niya kung hindi puro galit. Hindi ka mo siya magiging maligaya kahit na kailan dahil sa kung pagpapatuloy siya ng kasugitan niya sa akin. Sabihin mo! Ramir, sabihin mo rin dyan sa katabi mo na maligayang maligaya ako sa katayuan ko ngayon. Sige, sabihin mo! Sabihin ko rin po sa inyo, Aling Dolores. Sabihin mo, narinig ko sinabi niya. Sabihin mo rin sa kanya na meron pa rin akong dalawang tenga. Sige na, Pantyang. Aalis na ako. Talaga yatang kumukulo na sa galit si Cirilo sa akin. Pasensya ka. Magkita na lang tayo bukas. Pasensya ka. Ano po, Aling Dolores, ha? Bakit kayo titingin-tingin dyan? Wala mo. Ay. Alam mo, Dolores, yung mga kasungitan na ipinakikita ko sa'yo, huwag mo sanang daramdamin yun sapagkat yun eh. Gawa-gawa ko lamang yun eh. Arte ko lamang yun. Para masaktan ka rin. Naintindihan mo? Pero ang totoo niyan eh, Dolores, baliw na baliw ako sa iyo eh. Ay, nako buhay ko. Dolores ng buhay ko. Yung pamangkin niyo kasi, walang pangakong tinupad sa akin. Marahil eh, mayroong malaking dahilan kung bakit siya nagkakaganyan. Wala ko siyang ginawa kundi. Bakit hindi niyo pag-usapan yan? Well, alam mo, Ana, alalahanin mo na yung mga anak ninyo maliliit pa. Yun ang mahalaga eh. Halika, halika. Come here. Pasensya na po kayo. Wala na ako ibang mabay. Kayo na lang po. Sundin mo yung advice ko sa'yo. Ay, talagang ganyan ang buhay. Teka muna, huwag kayong mag-ingay. Meron akong itatanong. Ano? Nagkausap na ba kayo? Hindi! Mag-away! Ha? Bakit naman? Ako, ewan ko ba doon? Huh?
Mama. Yan mo siya. Iwan ko ba doon? Kaya tagal-tagal kang hinintay yung tao. Ang lupit mo naman. Tasa awayin mo lang pala. Hindi naman ako ng away eh. Siya ng away. Ikaw pa. Tsaka, sinabi ko ba sa kanyang hintayin niya ako? Plata. Hindi na kailangan sabihin yun, ano? Alam mo naman na ikaw na mga babaeng minahal ni Cirilo. Pag-ibig! Tama na nga itong daldalang tupo dyan. Kamaliwala rin yun. Huwag na natin yung pag-usapan para naman tayong mga dalaga pa. Eh, teka muna! Payag ka na ba, ha? Oo, yun. Na dito ko kinang brush. Kung saan napunta na usapan natin? Oo, teka muna. Saan? Kasi, payag ka na ba na dito gawin ang ano, birthday party ni Lourdes? Oo. Isipin pa. Isipin ko muna. Naku naman to, no? Para naman di ka iba ka mag-isipin pa. Sige na, pumayag ka naman na. Payag yan. Sige na, payag na. Thank you, Dolores. Thank you. Maraming wala ka nang salamat na pumayag ka. Akala ko tumaba na ako. Pala, eksakto pa rin. Oh. Ah, tuloy. Liga, tuloy. Liga. Ha? Wow. Tama naman. Ha? Ang ganda niya na, Uncle, ah! Eh, yan ang sinasabi ko sa'yo, eh. Wala kang bilib sa Uncle mo, eh. Kita mo na. Okay na bagay. Aha. Uh-huh. Pero, Uncle, meron po ako napapansin sa inyo, ah. Ikaw na, ano? Mukhang excited kayo sa birthday party ni Aling Lourdes. Siyempre excited ako dahil ngayon lamang ko may papakita kay Dolores na itong si Cirilong iniwan niya rito sa Taal, eh hindi pa kinukupasan. Tama po yun, Uncle. Kaya lang, sandali, Uncle. Oh, ano? Bakit? Parang may kulang. Anong kulang? Huh? Eh, paano kayo pupunta rin sa party? Wala po kayong sapatos. Oh, no problema. Ito. Yan. Mm-hmm. Uncle. Ayos, ha? Yan. O, dandaan ka, ha? Baka magasgas yan. Uncle, ang ganda nito, ha? Kung meron lang special occasion at saka kung sinusuot yan, eh. Paborito kong sapatos yan. Sige nga po, Uncle. Sukat nyo nga po. Tingnan natin. Oh, sige. Okay. Teka, guluhan mo ako. Tagal mo yung shoehorn. Ah, akin na yung kwan. Kalsador. Saan po nakalagay? And yan. Yung hawak mo, yung kutsara. Ah, ito po? Oo, oh, akin na. Yan. Yan. Woo! Tingnan nga natin, Uncle, kung bagay. Mm-hmm. Bagay, siyempre. O, yan. Walang Diyos si Uncle. Ang pogi niyo mo ngayon, ah. Alam mo, hindi lang nakikita nila kung paano akong bibirada sa dance floor. Oh. Hindi kayo magsayaw? Oh, lakad lang sa akin yan. Wala yan. Sige nga po, sample, sample. Oh, yay! Galing ni Uncle, ah! Kababayan, ang mapapanood natin ay ang pinakamagaling magsayaw ng boogie dito sa bayan ng Taal, si Cirilo at si Dolores! Kasi,
Hindi ka tumitingin sa akin eh, habang nagsasayaw tayo eh. Bakit? Ikaw ba tumingin? Tsaka bakit ako titingin sa'yo? Ay, galit ako. Ano? Ikaw pang galit? Ako ang dapat magalit sa'yo eh. At bakit ka naman magagalit? Pagpapalit mo lang ako sa Mauro niyan? Ano, si Mauro? Kaibigan ko lang yun. Well, kitang-kita ko kayo eh. Nako, ikaw talaga hindi ka nagbabago, no? Kaibigan ko lang yun. Talagang ganun kami magtratuhan. Dolores, lalaki yun. Alam mo, ang hirap sa'yo, dumi pa rin ang isip mo eh. Alam mo, sarilo, sa Maynila, walang anuman yung mga ganyan, hindi binibigyan ng masamang kahulugan. Dito man siguro, hindi naman bibigyan ng masamang kahulugan yan. Ikaw lamang naman ang talagang marumi ang isipan eh. Akala mo, di ko alam. Naku! Ano alam mo? Tama ka na. Kakahiya, umapatol sa bata. Sino? Naku, huwag kang magmaang-maangan, ha? Kitang-kita ko kayo, dyan sa balkonahe, magkayakap. Kasama mo pa ngayon. Kaya ka? Si Ana? Pamangkin ko yun eh. Sinasabi ko na nga ba eh. Pinagseselos lang kita eh. Kumagat naman. Hindi ako nagseselos! Pinamumukha ko lamang sa'yo na wala kang karapatang magmalinis! Ay, nako. Dolores, lalo kang gumaganda kung nagagalit. Pasok! Angkin! Oh, teka, relax! Ba't ka ba excited? Oh, bakit ka humahangos? Easy lang. Okay. Hindi ba po kayo pupunta kay Laling Dolores? Eh, bakit naman ako pupunta ron? Eh, hindi naman ako imbitado. Paano kayong imbita ni Aling Dolores? Eh, kayo nga unday lang kung bakit siya alis bukas eh. Ano? Sarilo. Aalis ka na raw bukas? Oo. Huwag ka na umalis, Dolores. Please. Bakit naman hindi ako aalis? Dahil muli ako masasaktan eh. Nasaktan din naman ako noon ah. Alam mo, mahal na mahal kita noon. Kaya lang, nagalit din ako eh. Dahil hindi ko maintindihan kung bakit hindi mo pagpahalagahan ang aking desisyon na pumunta ng Maynila. Natatakot ako nun eh. Ayaw mo naman sumama. Natatakot ako. Hindi ko malaman kung ano magiging buhay ko sa Maynila eh. Alam mo, Cirilo, ang buhay ay parang sayaw. Ikaw ang bahalang pumili ng sayaw na gusto mong sayawin. Pinili kong ibahin ang sayaw ng buhay ko. Sawang-sawa na ako sa musika ng buhay ko dito sa probinsya. Ayokong mapare sa iba nating kababayan. Dito na nagkaisip, dito na tumanda, dito na namatay. Pero walang nangyari sa kanilang buhay. Tumingin ka nga sa paligid mo, Cirilo. Makikita mo ang mga nagsitanda dyan kababayan natin. Andyan, pero wala rin nangyari sa buhay nila. Kagaya ko, yung ba ibig mo sabihin? Napakalungkot ng buhay ko, Dolores. Dahil wala akong kasama sa buhay. Nang magkaedad ako, ngayon ko lamang napatunayan na mahirap palang tumanda na nag-iisa. Kaya, kung ako lamang ang masusunod, gusto kong magbago na uli ang aking buhay. Sana, naisip-isip ko na sumama na lang sana ako sa iyo sa Maynila. Di sana ako na ang pinakamaligayang lalaki sa buong mundo. Dolores, mahal na mahal kita eh. Kung talagang... maibabalik ko lang
ang kamay ng orasan. Hindi mo naman ibabalik yun. Pero pwede mo ring ituloy ang pag-ikot. Naalala mo ba ito? Ito ang larawan natin. Munti ko na tinapon ito noon eh. Pero tinago ko pa rin. Nung mamatay si Ramon, sinuot kong muli. Kasi naalala ko yung sabi mo na pag nalulungkot ka at gusto mo akong maalala, tignan mo ang larawang ito. Mahal na mahal pa rin kita, Dolores. Cirilo, hindi na ako yung dating Dolores. Baka nakakalimutan mo. Hindi na kailangan. Mabalik ka pa sa buhay mo. Hindi na kailangan magbago pa ang pagkatao mo. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo. Talagang hindi na. Hindi na kailangan na mabalik ka pa sa dating Dolores. Ang pinakamahalaga lamang sa akin ay kung mababalik pa ang dati mong pagmamahal sa akin. Nasisiguro mo ba yan? Naku, Dolores. Hindi na ako papayag muli na mawala ka sa akin. Mahal na mahal kita. Hindi na. Wala na nga hadlang sa akin. Srila, magsimula tayong muli. Simula natin sa sayaw. Oo, hindi pa naman huli lahat eh. Malakas pa naman ako eh. Yung sayaw na una nating ginawa. Okay. Sige, kaya ko yan. Makikita ko sa'yo. Kaya ko pa yan. Noon ko lang nakitang tunay na maligaya si Tito Cirilo Charo. Totoo nga palang iba ang kapangyarihan ng pag-ibig. Habang pinanonood ko sila, damang-dama ko ang pagmamahala nila sa isa't isa. Hindi nagtagal at nagpakasal si na Tito Cirilo at Aling Dolores. Maluwag naman sa pusong tinanggap ni Tito Cirilo ang mga anak ni Aling Dolores. Sa ngayon ay nasa Amerika na silang dalawa at doon na namimirmihan. Ako naman ay malapit na ring mag-asawa. Masasabi kong ngayon ko lang nararamdaman ang pag-ibig na kay tagal nang naramdaman ni Tito para kay Aling Dolores. Ibang klase pala kapag totoo. Hindi dapat pinalalampas. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat. Kumagalang, Ramir.